Okay, mga boss, welcome back. At may gagawin naman tayo na amplifier from Nova Leches. Nagpagawa na sa akin. Last year ata, nagpagawa siya. Ito din yung amplifier na yun. Yung pagdating dito, tinisting namin. Okay naman, may naglos lang, hinihinang ko na lang. So, yun lang ang problema. This time, sabi niya, nagpalit siya ng capacitor, dalawa. Tapos, nung pagpalit niya ng capacitor, bigla daw pumutok yung fuse. Kaya ang ginawa ko, galang, kunin ko yung tester. Kinik ko agad yung fuse na yan, oh. Yung dalawang fuse na yan. Kasi bago daw yung, ano, halatado naman, bago yung capacitor. So, naka times 1 tayo. So, kinik na natin yung capacitor, ah, yung fuse. Sabi niya, pumutok daw, eh. Ah, hindi madiin yung tester ko, ah. O, okay naman, kabila. Okay naman, baka yung fuse dito sa gilid. May fuse pa sa kasi dito yan, mga boss, eh. Teka lang, kuha tayo ng pandukot. Pumutok daw yung ano, eh. Tayo nga natin. May fuse kasi dito yan. Ayan. Ah, ito. Pumutok nga. Ayan, oh. Putok nga. So, tingnan natin. Kalasay natin yung board. Kalasay natin itong board. Tingnan natin kung anong problema dito sa hinang niya. Bakit pumutok yung fuse. Pero may problema to. Nahina ata yung sounds. Teka lang, i-chat ko nga yung mayari. Okay. So, ito na yung capacitor. Bumaba pa yung ano natin, ah. So, naka times 1 tayo. Check natin kung may problema yung kinabit niya na capacitor o ano. So, tinignan ko kanina, tama naman yung polarity. Eh, wala naman nagdikit dito sa hinang. Yung wiring nitong ano, input niya na galing sa transformer, okay naman, tama naman, itim sa negative, tapos blue. So, check natin sa tester, ayan. May kunti siyang palo, tapos balik na rin natin dito sa kabila. So, yung tester natin, balik na rin natin yung polarity. Okay. So, okay naman. Ito lang, may kunting palo dito. Kalasin natin yung capacitor para malaman natin. Okay, so, chinik na natin itong linya at nandito na yung capacitor. Nung kinister ko, mukhang okay naman. Chinik natin yung linya. Ayun, wala naman siyang palo na. Okay. Tapos, dito naman sa pinaka-input. Ayan, okay naman siya. Ayan. Wala naman dapat palo yan kasi kung may palo yan, tama yung diode. So good naman siya. One way naman direction ng diode. Balik rin natin. Okay, walang palo. Okay, dapat walang palo pag baliktad. Okay. Nandiyan dito. Balik rin natin. So walang problema sa board. Natingin ko dito sa capacitor kasi magkaiba sila ng ano. Atas natin. Tingnan nyo, i-check ko itong isa. Natin ito tawag dito. Okay. Ito may sabit, may ano, may laman na titira. Siguro ano, palitan din natin ng ano, ng bagong capacitor. Maghanap lang ako. Mukhang wala akong bagong capacitor ngayon, eh. Saglit lang. Okay, so yung brand pala ng nabili ng ano, customer ay, ewan ko dyan, Bai Jai Jun, hindi ko alam kung anong tatak nyo. Yun nga, hindi siya pantay. Ulit lang natin, baka may mga nag-skip na naman ang video natin, eh. Tapos magtatanong sa comment section. Eh yung tinatanong nila, nasa video naman. So ang problema ay ganyan, no? So unti-unti may natitira siyang ano, resistance or ano. Baliktaran. Yan. Ganyan ang problema niya. Itong isa, good.
Okay, balik agad. So, gagawin natin, meron ako dito ang galing sa DIY ko na ano. So, ito ay ginamit ko na. Tested ko na ayos to. Ang value naman niya ay 100 volts, 10,000 microfarad. Ang tatak niya ay Robicon. So, Robicon kasi ginagamit ko ng mga ano. Robicon, Nichicon, o kaya yung ano, yung isa nakalimutan. Basta kadalasan Robicon, Nichicon yung mga kapasito na ginagamit ko. So itong ano, by Jaijun, hindi pa ako nakatry nito. At usually, pag bumibili ako ng kapasitor, doon ako bumibili sa tindahan na trusted ko na, kumbaga sure ako doon. Kasi nakabili din ako dati ng kapasitor eh, wala pang isang buwan ginagamit ng customer, lumubo na. So tingnan natin itong ano, ito ginagamit ko na, nagamit na to sa amp. Mapapansin nyo, may mga hinang na nga oh. Binunot ko lang kasi para magamit natin dito. Okay? Testin na natin. Ayan. Ayan, balik agad. So, mabilis siya bumalik. Ayan. 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 Kita nyo, mga boss, parehas lang yung rating niya kumpara dito sa, ano, sa capacitor. Nakakabit tayo ng bagong fuse. Ayan. Ilagay natin dito. Okay. Titesting natin yan na walang nakakabit na ano, kumbaga dito nakahang yung output niya. Transformer lang talaga siya. Ngayon, papadaanin natin ang disk valve. Dadaan natin dito sa disk valve. Pag ito umilaw ng malakas, itong disk valve na steady, may tama na yung transformer niya. Pero pag umilaw lang naman siya saglit, tapos nawala na, dahil wala pa namang nakaload, ibig sabihin, good yung transformer niya. I-on ko na muna dito. Tapos i-on na natin yan. So wala. Okay, wala. Ibig sabihin, may possible na good yung transformer niya. Ano gagawin natin na susunod? Susukatan natin yung pinaka-output niya. Change tayo ng 50. Ayan. Ay, yung digital na lang para kita-kita. Ayan. Mag-digital tayo. So, una natin. Okay, 42. Okay. So, good na siya. Ibig sabihin, walang problema yung pinaka-transformer niya. Ngayon, maglalagay ako ng panibagong kapasitor din, itikisting natin itong board. Okay, saglit lang. Kalasin ko muna at i-prepare natin. Okay. So, andito na yung Robicon na kinabit natin. Ayan. Ang gagawin natin dito ay gagamit pa rin tayo ng test valve. Ayan. Kung umilaw to ng malakas, ibig sabihin may shorted pa dyan sa linya. Maring dito. Kung umilaw saglit tapos nawala, tapos nag-switch na yung relay, ibig sabihin, kapasitor lang talaga ang problema. Pero, may problema pa dito sa sound, sabi ng may-ari. Okay? Try na nating i-on. Umilaw, nawala yung relay. Ayun, nag-switch. So, ano bang susunod natin na gagawin? Patayin ko muna. Maglagay tayo ng speaker dito. Ano ba to? Right at saka left. Tapos, ibalik natin yung natanggal yung effector niya. Kahit sabihin natin meron na nakalagay doon, ilagay lang natin ito. Yan. Maglagay tayo ng audio. Saan natin ilalagay? Sa A.
Lagay tayo dito sa A. Ayan. Sana umabot. Kasi sabi ng may-ari, mahina yung isang channel nito. Tignan natin kung saan ang gagaling. Bago daw ito kinabitan ng bagong kapasitor, may problema na sa sounds. So dapat talaga ang problema nito hindi sa kapasitor o sana. Sa sounds lang sana. Pero naalala ko dati nung dinala niya dito, may tama na talagang kapasitor. Hinihinang lang namin. Okay? So power on na natin. Volume muna, nakasagad. Nakasagad, okay. Gitna, gitna. So inayos muna natin yung volume. Okay, power on. Ayan. Okay. Makapi rin tayo. Nakano yun. Okay. Makapi rin ito din. Lipat natin sa music na legal gamitin. O yung mga galing sa YouTube studio. Okay, volume tayo. Okay na, tumutunog na. Mga sir, mga boss, ang problema nito ay kapasitor lang talaga. So, yung nabili ng customer na kapasitor, depektibo. Then, may problema siguro sa potentiometer. Pag-usapan na lang namin ng may-ari, magpapalit lang naman ng potentiometer doon. Hindi na natin isasama sa video yun. Ang importante dito, na-troubleshoot natin. Nagpalit lang ng kapasitor, sumabog yung fuse. So, hanggang dito lang yung vlog natin. Maraming salamat mga boss at God bless po sa ating lahat.